some context before I even embark on that very, very quick update on what we have been doing so far. 1994, dineklara po ng UNESCO ang ikalima ng Oktubre bilang World Teachers Day. And since then, kung tatanungin po tayo, kailan po ba tayo nagsimula na nagkaroon ng kanitong uri po ng selebrasyon na kung saan mayroon pong isang talaga bang sentro sa isang lokasyon sa buong bansa that we celebrate October 5 as our National Teachers Day. We would like to say that it happened, I was discussing with our USEC Jess Mateo, October 5, 2010. Pero nung naging ito'y parang mas organisado, na parang nakikita po natin parang ganito po ngayon at mga nangyayari pong selebrasyon sa iba't ibang rehiyon, nagsimula po ito nung nagkaroon po ng Proclamation Number 242 issued on August 24, 2011. And since then, we have organized activities like this until January 29, 2016. When Republic Act 10743 was passed, mandating October 5 being declared as National Teachers Day. Yung Proclamation Number 242 declared September 5 nung 2011 po up to October 5 as National Teachers Month. Yung batas na nabanggit ko po noong naipasa nung Enero nung nakaraang taon, itinakda po ang October 5 as National Teachers Day, and with the promulgation of the IRR in June 27, 2016, naging ganito na po kaorganisado ang ating pong selebrasyon. At ang isa po sa mandatong ibinigay ng batas ay ang pagbuo ng National Teachers Day Coordinating Council. Nito pong nakaraang isa o dalawang buwan, sa pamumuno po ng ating pinakamamahal na Liling Briones, tayo po'y nagpatawag ng pagpupulong. Nakadalawa na po, pero yung pangalawang pagpupulong, formally, consistent with the mandate given by law, members from the Commission on Higher Education, Technical Education Skills and Development Authority, TESDA, DILG, GSIS, SSS, and some other government-owned and controlled corporations met, and we had a quorum, at mayroon pong mandato ang NTDCC na hindi po ito parang isang araw po lamang, pagkatapos po ay wala na. Saad po rito kung ano po yung mandato, strategic plan for the observance of our National Teachers Day, mga aktibidades na nagbibigay pugay po sa ating mga guro, among others, para po makilala ang kanilang kabayanihan sa ating pong bansa. Implementation of so many activities, bottom line, ang ating pong NTDCC ay hindi lamang po simpleng pang isang araw lamang, kung hindi po isa pong buong taon mga programa para po sa ating mga guro. With the laws that I have mentioned, implementing rules and regulation, yung mga layunin na nakalagay po sa ating sa DepEd order, pagbibigay pugay sa ating mga guro, pagkilala sa kanilang kontribusyon sa ating lipunan, pagunawa kung gaano kakarangal ang profesyon ng ating mga guro, sa pamumuno po ng ating Ma'am Liling Briones at ng inyo pong executive team. Babanggitin ko po ng mabibilis kung sino po yung nandito, si USEC Vicky, USEC Lorna, USEC Ann, USEC Alain, USEC Albert, USEC Jess, ASEC GH, ASEC Revsi, ASEC our COS Nepo, at ang lahat po ng inyong kagawaran edukasyon, kayo po'y makakaasa na ang mga layunin na ito ay ating makakamtan. Ang huli ko pong mensahe sa inyo ay ganito. Every Teacher's Day, every Teacher's Month, our educators will have their own way in trying to capture words how important your role is in our society. Ba, hayaan niyo po akong pagsamasamahin ito at sabihin sa inyo ng ganito. Ang uri po ng bansa, mayroon po tayo ngayon, ay dahil po sa mga guro po natin na siya pong naghubog ng kaisipan ng ating kabataan kahapon.
kung kaya't ang ating bansa na magkakaroon po tayo bukas ay dahil po sa uri ng mga guro, mga mauhusay, mga magagaling, may malasakit na guro katulad po ninyo ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay po ang gurong Pilipino.